Malaking announcement ng PBA ngayong araw at ang mga nakakagulat na nagawa ni Stanley Pringle sa PBA. Pero bago natin pag-usapan to, mga ka-BM, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell button para updated ka sa mundo ng basketball, hindi katulad ng tropa mo. Noong 2018 ang taon kung kailan si Stanley Pringle ay nag-average ng 20 points per game at ang pinaka-highlights, ang 50 points nito, kalaban ng Colombian Jeep. Sa ngayon si Stanley Pringle ay nasa Barangay Ginebra na at itinuturing na most explosive scoring guard ngayon sa PBA at kung gusto talaga nitong umiscore ay talagang makaka-score ito talaga. Hindi pa man natin nakikita ang kanyang full arsenal scoring sa Barangay Ginebra pero may pruweba naman tayo na sa loob ng 5 taon niya ngayon sa PBA ay nakita natin kung ano ang kakayahan niya sa paglalaro ng basketball. Narito ang mga record ni Stanley Pringle na sa ngayon ay naitala na sa history ng PBA kalaban ng Colombian Jeep noong 2018. Ang 37 points nito kalaban ng Colombian sa loob lang ng 3 quarter which is career high record niya na ito agad sa PBA noong 2018 Commissioner's Cup at umiscore pa ng 13 points para makuha ang 50 points record sa isang game lang. Naitala din noon ang siyam na 3-point shot nito sa laban at kung nakaisa pa ay sasamahan ni Stanley Pringle sa record ng PBA sina Alan Kaidick, Kenneth Doremdas, Marcio Lassiter na nakagawa ng 10 3-point shot sa isang laban. Kasama din sa record ng PBA na 14 years pala bago ulit may isang local player sa PBA na naka-score ng 50 points per game. Nagawa ito ni Asi Taulaba noong umiscore siya ng 51 points sa laban noon ng Mobiline at ng Pierputz at ang nakakagulat na pang 50 points nito na slam dunk pa sa huling minuto ng laban. Noong 2018 din tinalo niya sa MVP race si Junmar Pajardo based sa statistical points at marami mga Barangay Ginebra fans ang umaasa na sana'y maulit niya ito kung sakaling magbalik na ang PBA. Speaking of PBA, from enhanced community quarantine ay naging general quarantine na lang sa ibang lugar pero sa Manila ay naka-ECQ pa rin kaya ang PBA wala pa rin practice sa mga player at official announcement ng kanilang pagbabalik. May balita na magkakaroon lang ng laban kung closed door ito at may balita din na kanselado na talaga ang buong season ngayon sa PBA. Bukas ay nakatakdang mapag-uusapan talaga kung ano na ang susunod na hakbang ng PBA board sa kanilang video conference meeting at kung ano man ang magiging desisyon bukas ay sigurado raw na makakaapekto ito sa PBA.